Welcome back sa mga nagbabalik. Pero kung first time mo manood sa channel na to, I'm Niza Gueco. Ang video na to is part ng freelancing mini-series natin. So, maliliit na video siya tungkol sa freelancing para makapag-start yung mga newbies from scratch. Kung interested ka mapanood yung series na to, tingnan mo sa description or sa card. Nalagay ko sa card. Tingnan mo yung description link tapos simulan mo doon. Thank you! Hi! So today, pag-usapan natin yung about sa client red flags. So yun, as a freelancer kasi, lalo dito sa Philippines, wala naman tayong handbook, yung parang rulebook na kailangan nating sundin lahat. So wala tayong governing body kung ano yung mga karapatan natin as a freelancer, kung ano yung mga rules, kung ano yung mga terms and conditions. Kasi iba-iba yung client natin eh. And most of all, yung terms mo and yung conditions mo as a freelancer, dapat sa'yo manggagaling yan. Kasi yung boundaries ko, for example, yung terms ko na gusto kong i-implement while working, iba naman yan sa terms ng ibang freelancers eh. So, sa umpisa pa lang, dapat ikaw yung magsiset ng boundaries mo sa clients mo. Pero, given na yung mga nagsistart, hindi naman nila agad nasiset yung boundaries. Kasi, syempre, wala ka pang napapatunayan, tapos magsiset ka na ng demanding boundaries, diba? So, syempre, yung boundaries mo is makatao pa rin at pwede pa rin dun sa client. Though, kung meron mang mga client na hindi mo maiset yung boundaries mo, yung talagang sila yung nagsiset para sa'yo, and sila yung demanding, list ako ng 5 red flags na sa tingin ko kapag ganito yung client is time to move on na sa next client. Hanap ka na ng iba or parang wala kang mapapala dyan, ganon. So, hindi naman siya totally wala talaga. Pero for me, parang red flags talaga sa akin itong mga to. Number one, kung walang respect sa time mo yung client. So, kung gusto niya 24/7 on call ka, tapos pag tumawag siya kahit na nagsabi ka na natapos ka na, madaling araw, pag tumawag siya, gusto niya nandiyan siya, nandiyan ka. Tapos pag hindi ka sumagot, pagagalitan ka bukas. Tapos kunwari, wala kang weekend or hindi ka pwede mag-off kasi kailangan sa business or ganun. So, for me, kasi parang freelancer nga tayo eh, dapat syempre hawak natin yung oras natin. Kung hindi man natin hawak yung oras natin, kailangan meron din tayong mga off time. Hindi porket freelancer ka na sa bahay ka lang at kailangan ka ng client, 24/7, nandun ka na sa, at your service ka na kay client, di ba? Parang masyado naman ikaw nagiging slave ka na kay client nun. So, for me, kapag yung client, kahit na sinabihan mo na or nag-set ka na ng boundaries, tapos pagka meron siyang gusto, gusto niya agad tapos wala siyang pakialam kung nasa labas ka ng bahay or may errands ka pa, kung birthday nung wala siyang pakialam. For me, red flag yun. Kasi, work yun, pero kailangan merong respeto sa'yo as a person sa oras mo. Yung client, hindi pwedeng puro yung pure business niya lang. Tapos ikaw parang robot. Pag robot na yung turing ng client sa'yo, ayun, red flag na siya sa akin. Number 2, wala siyang respect sa skills mo. For example, may pinagawa siya sa'yo, tapos sabi niya, tapos lagi niya sinasabi na, I need this later, I need this in an hour, I need this tomorrow, ganon. Tapos kahit na parang ang haba-haba nung papagawa niya sa'yo, ang tagal-tagal gawin nung papagawa niya sa'yo, pero pag kinailangan niya mamaya, sasabihin niya kailangan niya mamaya. Tapos parang siya yung mag-i-impose na parang, madali lang naman yan eh, sige bigay mo sa akin mamaya 1 hour ha. Oh, okay na ba yung 2 hours? Bigay mo sa akin yung 2 hours. Ganon. Or, kailangan ko to tomorrow. Ganon. Or, kailangan ko to actually kahapon pa eh. Pero, bigay mo sa akin bukas. Ganon. So, pag yung client mo ganon, wala siyang respeto sa skills mo. Like, hindi niya nire-respeto na ikaw as someone na nagbibigay ng service. Hanap ka na lang din ng ibang client. Kasi, yung mga client na magre-respeto sa skills mo, alam nila kung matagal gawin. Kasi, usually yung mga clients ko, pag nire-respeto nila yung skills ko,
sila yung magtatanong, so gaano katagal mo kailangan para matapos to? Or ano to, ilang days yung kailangan mo para dito, or kung maraming magbibigay silang deadline, mahahaba. Parang, o kaya mo ba ng 1 month? Ganun. So, wala yung, o bukas ko na kailangan to. O mamayang 20 minutes ko na kailangan to. So, hindi, for me, red flag yun. Pag hindi niya nire-respeto yung amount of time na kailangan para sa skills mo, para gawin. Lalo to dun sa mga designer, yung mga creative jobs. Lalo to dun sa mga ganun. Pag walang respeto sa'yo, yung client mo, sa skills mo, yung parang hindi naman sa minamaliit, pero yung parang hindi niya ma-realize na kailangan mo pa rin ng time para gawin yun. So, for me, red flag yun. Number 3, they talk badly about their last freelancer. So, maraming clients na ganito, yung parang bagong pasok ka, diba? So, parang sasabi niya, oh, we fired our last freelancer kasi ganito, ganito, ganito yung ginawa, ganito yung ginawa. So, for me, okay lang na sabihin nila sa'yo na wala na yung last freelancer. Pero kung parang laging ganun, yung parang ang dami na nilang naging freelancer, tapos pag nakita mo dun sa review, kunwari sa Upwork, nakita mo yung past freelancer, wala naman siyang sinabing pangit, parang nag 5-star pa rin siya. Pero nung ikaw na yung kausap niya, parang sobrang sama naman nung freelancer na sobrang hindi magaling. Tapos, ang tendency kasi ng mga ibang, lalo mga Pinoy, pag sinabihan sila ng ganun, yung parang, we fired our last freelancer kasi ganito siya, ganito siya. Ang tendency nung ibang Pinoy, parang, gagalingan ko kasi mas para mas magaling ako doon sa last freelancer niya para hindi ako tanggalin. So, for me, medyo parang psychological manipulation ng client yun. Yung parang sasabihin ko yung masasamang ginawa ng last freelancer para galingan nito. Tapos, para mag-step up to, ganun. So, for me, hindi na kailangan yan. Kung talagang tiwala ka sa skills ng freelancer, hindi mo na kailangan siraan yung ibang freelancer, yung past freelancer mo, unless sobrang sama and sobrang connected dun sa gagawin ng freelancer mo. Like, for example, nagkagulo-gulo yung files, connected siya sa gagawin ng new freelancer mo. Okay lang, sabihin mo. Kung hindi naman siya konektado na yung ginawa ng dating freelancer mo, tapos ikikwento mo dun sa new freelancer mo para i-manipula siya to be better. For me, red flag yun. Number 4, hard to reach. Whether everyday yan, kung magtatanong ka, or sa payment, madalas yan eh, yung parang late magbayad si payment, late magbayad si client, nagbigay ka na ng invoice, ganyan-ganyan. So, for me, note ko lang din na mas maganda sa, pag nag-set ka ng boundaries mo, sa umpisa pa lang, alam na ni client na ganito yung oras ng bayad, ganito siya dapat magbayad, dapat clear sa inyong dalawa kung kailan magbabayaran para hindi siya laging tumatakas. Doon nangyayari pa rin yan. Maraming clients yung laging late tapos meron siyang dahilan lagi. So, hindi naman yun cause agad para mag-resign ka. Pero if every month na lang ganun or every month, weeks, yung kung days lang, okay lang, eh, maintindihan mo pa eh. Baka mamaya nagta-travel or baka mamaya may emergency pinuntahan, ganun. Kung days lang, okay lang. Pero kung weeks lagi yung delay nung payad mo, tapos lagi siyang may rason. So, for me, red flag yun. Tsaka yung pagkunari, may tinanong ka. Alam niyang may deadline ka. Nagbigay siya ng task, tapos may deadline ka bukas. Tapos, alam niyang may deadline ka bukas, pero nagtanong ka ngayon, hindi siya sumasagot. Siyempre, hindi ka naman makakagawa dahil hindi mo naman alam yung next, dahil kailangan mo yung sagot niya, diba? So, for me, kung magbibigay siya ng deadline bukas, dapat nakatutok siya or dapat at least available siya. Kasi parang iniiwan niya sa ere. Tapos, pagdating niya bukas, hinahanap na niya, eh, na stagnant ka nga dahil meron kang question, diba? So, for me talaga, kasi as a freelancer, tapos yung relationship niya ng client, dapat maayos, dapat at least everyday nag-uusap kayo. So, for me,
meron akong naging client na hindi kami everyday nag-uusap. Pero I make it a point na everyday na mag-start ako ng work, mag-message ako sa kanya. So, hi, I'm here. Starting work na. Tagish. So, sinasabi ko sa kanya, magsisimula na ako mag-work. Tapos, di mag-work na ako. Tapos, after nun, meron akong isi-send sa kanyang Excel file. No? Ito yung ginawa ko today. Tapos, mag-out na ako today. Kahit hindi siya sumasagot dun, basta everyday nagbibigay ako ng message. Tapos, every week, meron akong weekly summary kung ano yung ginawa ko that week. So, kahit hindi siya sumasagot, alam niyang may ginagawa ako. Number 5, they don't let you grow with them. So, ito yung red flag ko na parang, alam mo yung, kunwari, nag-start ka ng maliit sa kanila, kunwari $3, $5, ganyan. Nag-start ka sa kanila ng ganun, tapos sabi niya, sige, tataasan ko naman yan pagka nag-succeed na or pag naging okay yung business. Tapos ikaw, sa sarili mo, parang alam mo na napapasucceed mo na yung business, kundi man ikaw, alam mo nagsasucceed na yung business niya and okay na. Pero siya, parang wala siyang balak na ipag-grow ka, like hindi ka niya binibigyan ng bagong task or hindi ka niya ini-increasean, ganun. So, for me, red flag yon kasi parang hindi marunong mag-appreciate yung client. Though, hindi naman niya obligasyon yon na bigyan ka ng increase at bigyan ka ng growth. Hindi niya obligasyon yon ha. Pero, for me, kung parang sarado yung isipan niya dun sa ganun, red flag siya for me. Ayun. So, yun yung 5 red flags ko na hindi naman porket na meron akong nakitang isang red flag is magre-resign na ako. So, for me, ano pa rin, you have to trust your gut. Kailangan mong i-assess ng mabuti yung sitwasyon mo. Kailangan mong, wag yung parang pabugso-bugso na parang na-offend ka lang ngayon or bad day ka lang ngayon, magre-resign ka na. So, kailangan mo pa rin i-assess yung sarili mo and kung kaya, kung kailangan mo na talaga umalis, huwag kang mag-burn ng bridge. Tapos, habang nag-work ka sa kanya, basta magsiguro din mo wala kang mabibitawang work, pwede ka na maghanap pa konti-konti ng, mag-apply ka na pa konti-konti sa ibang clients, ganun. So, para hindi ka rin mas stagnant. So, always iisipin mo yung sarili mo kung paano, paano ka hindi mas stagnant and mas-zero. So, yun. So, habang kaya mo pang intindihin yung client, try mo siyang intindihin. Pero kung sobrang red flag na yan at ganun, nakakawala na ng respeto talaga, yun, mag-ease out ka. So, kahit na mag-away kayo, huwag ka mag-burn ng bridge. Mag-resign ka ng maayos kahit ano pa yan. So, yun lang.